Hello, hello, Sir Archery Pineda. Stay blessed. At maraming salamat sa pagkakataon na matry ang inyong pinagmamalaking archery. Oh, diba? God bless. So, ayan guys. So, nandito tayo ngayon sa Kuys Bike Shop. Ayan, para sa isang bike check na naman. Ayan, meron sila ditong project bike na Mountainpeak Everest 1. Ayan, no? Yun, oh. Ayan, shoutout muna sa mekaniko. Ayan, Benji! Para! At shoutout kay Jampol. Ayan, no? Yun, oh. Asan si Jampol? Ayan, ayan. Asan dulo? Ayan, no? Ayan. So, magpa-bike check tayo na ngayon. Mountainpeak Everest 1. Nagkakalaga to ng 38,000 guys, pero negotiable to. Ayan, no? Kita nyo? Ayan. Sabihin nyo lang, napanood nyo sa aking YouTube channel. Biglang ganun, ano? Ayan. So, bago ang lahat, guys. So wala na tayong intro guys, diretso tayo sa bike check ng Mountainpeak Everest 1 Project Bike dito yan sa Kuys Bike Shop. So ayan guys, nakita nyo naman, no? Binababa ng ating mekaniko si Benji. Ayan. So ayan yung iba bike check natin guys, kita mo naman, no? Parang ano ah, nanalo ah, di ba, champion. Okay, baba na. So ayan, ganda guys, oh. So, bike check natin yan. Ayan, oh. Nilalabas na, oh. Oo. Tunog mayaman, oh. Tunog pa lang. Oh. Oo. Oh, pupunasan lang muna namin, guys, ha. Para magandang tingnan. Ayan. So, ayan, guys. Ang ating iba bike check ngayon, oh. Kita nyo naman. Ang itim. Oh, napaka... sabi nga nila napaka simple tingnan pag black, ayan, pero napaka ano niyan, elegante. Ayan, no. Sisimulan natin syempre ang bike check sa kanyang frame. So pag tiningnan mo yung frame sa malayo, akalain mo carbon. Pero hindi carbon 'yan. Aluminum lang 'yan, guys. Ayan. Ang frame natin ay Mountainpeak Everest 1. Ayan. So meron siyang konting curve dito sa may bandang top tube. Ayan, no. Tapos, smooth welding siya, guys, oh. So, para kang humimas ng hita ng babae na yan, oh. Ang kinis, oh. Tapos, meron siya mga water decals na parang mga tigya-tigyawat. Ayan, oh, nakikita nyo dito. Tapos, may red lining papunta dun. Ayan. Tapos, internal cabling routing nga pala tayo. Isa, dalawa. Dalawa lang, guys. Tatlo. Ayan, isa dito. Tapos, dalawa dito sa kabilang down tube. Ayan. So, kaya siya may bakante rito. Kasi naka-1/5 lang yung ating crank. Ayan. At ang ating head tube, tapered to, guys. Ayan, nakasulat to. Tapered head tube, 42-52. So, 42 siguro tong taas, 52 tong baba. Ayan, may logo rito ng Mountainpeak. Ayan, o. Tapos, integrated ball bearing tayo. So, napaka-inis, guys, o. Sarap imasin ito, guys. Promise, sarap. At dito sa top tube, malapad dito. Tapos, pakitid. Papunta doon, makitid na. Ayan, meron pa rin water decals dito, water sticker. Designed and engineered in Mountainpeak. So, ginawa ito, at design sa tuktok ng bundok. Ayan, tapos meron ditong Everest. Itong nakikita nyo, guys, na warning, sticker lang to, so pwede nyo yan tanggalin. Ayan. So, dito tayo sa seat tube. Smooth welding pa rin to, guys. Ayan, oh. Ang kinis dito. Tapos, hydroforming quadruple batted tube. Ayan. So, pag ano, 4 batted tube to, 4 na puwet ang pwede mong isakay dito. Hydroforming, ito yata yung ano, yung mga sticker decals nito. Ayan. So, maganda daw to kasi quad. So, di ba may double batted, may triple batted. Ito, quad. Quad batted tube. So, mas matibay to. Ayan. Ito yung seat tube. Ang frame natin, guys, ay large. Ayan. So, ang bike natin ay 29. Ayan. Aluminum 6061 tubing system integration. Mountainpeak. Ayan. So, sa iba, sa ilalim, may uod ng pagkakahinang. Ayan. So, karamihan naman sa bike na nababike check natin, palaging mayroon ditong bakas ng hinang. Dito, smooth weld. Tapos dito, smooth weld. Ayan. Tapos dito sa kanyang seat stay,
Merong lining tapos water decals na tuldok-tuldok pa rin, parang tigawat, ride without limitations. Ayan. So magbike ka daw na walang limitasyon. Pero mahirap yun. At dito medyo bladed to. Ito, yung dulo dito. Wala siyang bridge. Ayan, wala siyang bridge. Tapos may red lining dito. Dito medyo hindi na siya bladed, parang square na to. Ayan. At dito sa kanyang chainstay, malapad to. Tapos dito may mga 1.5 inch na lang ito. Ito mga 2.5 inch. Tapos may makikita ka ditong Everest. Ayan. Tapos meron ditong parang ano, skin. Sticker skin para sa siguro chain protector to. Pero palagay ko hindi tatagal to pag to sa nag-chain slap. Mga ilang slap lang to, may gasgas na dito. Ayan. At kung ako nagkakamali, true axle na ang ating frame, guys. Naka-true axle ng ating frames. Ang ganda nito, guys. Oh, promise. Oh, ganda nito. Ayan, oh. Dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Ang suspension fork niya, guys, ay Cole. Ayan, C-O-L-E. Na meron siyang adjustable lockout. So, may ilang click yon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6 click. Tapos, dito yung air valve cover. Andyan yung air valve. So, dyan, hinahanginan. Ayan. So, hahanginan mo yan base sa iyong timbang. So, may chart yan dito sa ilalim. Ay, wala. Ayan. So, usually may chart. Nasa search naman yan sa Google eh. So, wala siyang nakalagay dito. Ayan. So, ito naman dito, may tatak ng Cole. Cole Air 777. Kung nakikita nyo, guys. Ayan. Cole Air 777. Magnesium alloy ang ating lower. Ang ating arc, magnesium alloy din. Ang crown natin, alloy. 110 mm ang kanyang stanchion, guys. Ayan. Tapos, sa akin ako nagkakamali, 32. Yung taba nitong lower natin. Tapos, quick release. Ayan, naka-quick release. So, kung ang likod natin, naka-true axle, ang harap natin ay naka-quick release. So, dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ang hubs niya, guys, Speed 1 Soldier. Ayan. So, Speed 1 Soldier na ano yata to, silver. At ano to, tawag dito, silver ring. Ang ating hubs. At bilangin natin ang tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating hubs na Speed 1 Soldier, aluminum to. Na silver ring, quick release. Stainless ang ating spokes na kulay itim. Tapos, ang rims niya, crank. Ayan, nakikita natin, crank. Ayan, oh, double wall alloy. Ganda nito, guys. Tapos, ang gulong natin, kenda. Ayan, nakikita natin, kenda. Na ang sukat ay 29 by 2.2. Ayan, oh. Or 700 by 55C. Ayan, oh. At sa kabila, syempre, ganun din. Speed 1 Soldier na hubs. Ayan, ganda na ito na true axle. Bilangin natin ang tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes. Speed 1. Soldier na hubs. True axle. At check natin kung gaano ba siya katunog. Ayan. So, tunog mayaman to, guys. Kung hindi ako nagkakamali, 6 poles to. 6 poles. Ayan. Tapos, stainless na spokes. Double wall alloy na rims gawa ng crank at kenda na 29 by 2.2 or 700 by 55C. Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang cogs. Yung cogs niya bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speed. Tingnan natin kung ano tatak. Diore. Uy, Diore ang ating cogs na 11. Tingnan natin kung ilang speed. Ilang tit. 11. Sakit sa tinga ng busina na yun, no? 11 to 42 tit. Ayan, 11 to 42. Ayan, ang ganda nito, guys. Laban to sa bundok. Ayan, bundok, bundok, bundok. Tapos, ang RD natin, Shimano Diore. O, di ba? O, wala ka na yung upgrade dito, guys. Diore na 10 speed. Ayan. At, ang ating crank set or crank ay gawa ng ano to, Fauno
or Fubno Ghost na 170mm. Alloy itong ano niya, lock dito. Tapos, direct mount. Kung hindi ako nagkakamali sa kanyang chainring. Narrow wide, 36 teeth. Aluminum to, alam ko, aluminum to. Tapos, ang ating kadena ay gawa din ng Shimano. Ayun, umaraw na guys, init na ngayon. Oh. Yan, Shimano. Ah, nakalimutan ko guys, dito nga pala dumaan yung kable ng RD sa ilalim ng chainstay. Ayan. At dito siya lumabas. Ayun, so ito yung RD, ito yung preno. So parehas siyang sa ilalim dumaan ng chainstay. At dito tayo ngayon sa kanyang seat post. Ang seat post niya gawa ng Maxone. Alloy ito. Tapos ang ating seat post ay gawa ni Trubativ na 31.6 yung taba, then 350mm yung haba. So isa lang yung tornilyoan nyo dito para mag-clamp. Tapos yung upuan natin ay gawa ng Feliz. Ayun, gawa ng Feliz ang ating upuan. Feliz Navidad. Uy, magpapasko na, oh. Di ba? Feliz Navidad. Tapos may butas dito. So, dyan dadaan yung ihi mo pag naihi ka. Tapos may kanal. So, dito naman dadaan yung utot mo pag nautot ka na. Kasi pag umihi ka pa, nagbabiyahe ka, may iwanan ka ng mga kasama mo. So, malalim ang kanal nito. Yan, madami-daming ihi ang pwede mong idaloy dyan. So, may logo rin siya ng Feliz. Hindi ko kilala to guys. Ngayon ko lang to nakita yung Feliz. So, ang ganda niya guys, oh. Mukhang pangarera tong upuan na to. Haba nito. Haba nito guys, haba. Tapos, maliit lang yung pisngi ng puwet dito. Sigurado lalapat ang puwet mo dyan. Ayan. So, ito nga pala yung pedal guys. Baka makakalimutan ko. Mountainpeak na sealed bearing. So, ang ganda nito guys, oh. Oh, di ba? So, wala ka nang iba-upgrade dito. Tapos, ang handlebar natin guys, 780mm ang haba. Gawa yan ng comp series. 31.8 ang clamping, 30mm ang rise, 720mm ang wide. So, yan, haba niyan. O, di ba? Konti lang yung back sweep niya siguro, mga ano lang to, 5 or 7 degrees siguro. Yan, o. At tapos, silicone. Silicone grip na gawa ng Zord. Sword ba to? Sword. Ayan, sword pala, sword. Ayan, silicone, oh. Ganon din sa kabila, silicone. Tapos, naka-Shimano tayo na hydraulic brakes. Shimano MT200. O, diba? So, wala kang, halos wala kang nag-upgrade dito, guys. Pera na lang kung magkasakit ka ng upgradeitis. Ayan, Shimano na hydraulic brakes. Shimano Diore na shifter na 10-speed. O, diba? Tapos, dito tayo sa stem. Ang stem natin, Trubativ na 100mm alloy ito. Tapos alloy rin nga pala yung handlebar natin, guys. At ang headset natin, guys, ay Venso. Nilagyan nila ng maraming spacer para doon sakali, eh, sa mga bibili, magkaroon pa sila ng option kung gaano kataas yung kanilang gusto. Ngayon, kung bibili nyo daw to, pwede nilang putulan yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na 10mm, tapos isang 20mm. Ayan o, di ba no? At punta tayo sa kabilang side ng bike. So ito guys, yung kabilang side ng bike. Siyempre makikita natin dyan yung caliper. Saka yung rotor. Yung caliper natin guys, Shimano MT200 na post mount. 160mm na rotor. Wala akong makikita ang tatak ng rotor eh. Pero palagay ko Shimano to. Kasi Shimano to eh. So pag bumili ka kasi, alam ko, magkasama na yon, pero pakitama na lang ako guys. Pero palagay ko walang tatak to. Ayan, inisip ko lang naman yun. Ah, diba? Bila, ganun eh, no? At syempre, sa kabila, ganun din. Shimano na caliper, MT200, na naka-post mount pa rin. At rotor na 160mm. Ayun, wala nga tatak guys. Na-confirm na natin. So, walang tatak ang ating rotor. At ito yung kabilang side ng Fubno Ghost na crank. So, parehas may cover. Parehas may cover na aluminum, magkabilaan. Ayan o, magkabilaan siya. So, palagay ko guys, wala na ako nakalimutan dito sa ating bike check ng Project Bike Everest 1. Siyempre, dito lang yan sa Kuys Bike Shop.